So hello mga kabayan, so welcome back to my YouTube channel. So nandito tayo para i-update yung mga bagong e-travel ngayon. Ito po ay tungkol sa mga departure, yung pabalik po ng abroad. So ipapaliwanag ko po sa inyo kung paano. Tara! So hello mga kabayan, so welcome back to my YouTube channel. So nandito po ako ngayon dahil may bago na naman pong update ang e-travel. So ngayon nandito ako para ipakita sa inyo mga kabayan ang step by step na bagong proseso sa e-travel. So here we go mga kabayan. So lalagay lang po natin dito yung mga reference number. So ano po yung mga reference number? Yan po yung dati na pong file na meron po kayo nung umuwi po kayo ng Pilipinas. So ilalagay nyo lang po yung reference number dyan para hindi na po kayo mag-fill up ng marami. Okay po. Pagkatapos nyo pong ilagay yung reference number, so ilalagay nyo lang po yung date of birth nyo. Kailangan ay parehas yung date of birth nyo sa luma nyong arrival card para magtali po siya. Okay po. So kailangan ay tama yung reference number para hindi siya mag record not found. So okay mga kabayan, so sa travel type ang ilalagay nyo po dyan ay departure kasi nga pabalik po kayo ng Pilipinas. Tapos dito po sa new date departure kung kailan po yung flight nyo pabalik po ng abroad. Okay po. Tapos dito sa transportation type, air. Okay po. Huwag po magkakamali yung birth date nyo mga kabayan. Dahil pag mali po yung birth date tulad ng ganito, hindi po kapareha siya sa ano. May lalabas dyan na record not found. So kailangan ay tama yung date of birth mo doon po sa dati nyong lumang i-travel. Okay po. So kailangan ay parehas yung birth date na ilalagay nyo dyan. Tapos yung be careful po kayo sa paglalagay ng reference number, yung 0 sa kayong O po ay halos magkatulad. So halata naman po yung O kasi nga po ay pabilog. Yung 0 ay medyo pahaba siya. So okay po. So continue tayo. So ganyan ang lalabas pag mali yung birth date. So record not found. Kaya ang ginawa ko ay tinignan ko po yung birth date na nalagay ko doon sa lumang i-travel ko nung umuwi po ako ng Pilipinas. So kailangan pag kailangan tama po ang birth date na nalagay nyo. Kasi pag mali po yung date of birth na nilagay nyo dyan ay ang sasabihin ay record not found. So ang mangyayari, para kayong gagawa ng account, so pangit yun kasi may exist na po kayong file. So okay po. So kaya ginawa ko ay inedit ko, nilagay ko yung dati kong birth date dati sa ano, tapos pag continue ko siya. Tapos saka siya inaccept. So ganito ang mangyayari kabayan. So okay na siya. So hindi na kayo magpi-fill up diyan kasi dati na pong may file po kayo dati. Kaya may konti lang pi-fill up sa dulo. So may file na 'yan. Yan po yung dating luma. So magne-next na lang po tayo dito. So may konti lang po tayong pi-fill up diyan sa dulo. Tapos na. Next na lang tapos makakuha na po tayo ng e-travel card. So ito lang pipilapan natin sa departure via air. So ilagay nyo lang po yung country destination nyo. Halimbawa ako Oman. Country of destination ha. Kung saan po kayong bansa. Okay po. Gaya din to ng dati na pipilapan eh. So ito lang po yung pipilapan natin dyan tapos magne-next na po tayo. Okay po. So are you overseas Filipino workers? Yes.
Tapos sa OFW classification, land-based. Purpose of travel, so ilagay nyo lang po dyan sa others. Tulad din to nung dati. Ito lang po yung pipilapan natin dito mga kabayan. So, travel type, aircraft, passenger. Tapos lagay nyo lang po yung name ng airline. Okay po. Lagay nyo yung name ng airline. Wala na yung airline ko dito ah. Ayun, Kuwait Air. Tapos ilagay nyo lang po yung flight number. Lagay nyo lang po yung flight number nyo. Tapos next ay yung airport of departure. Kung saan po kayong terminal. Halimbawa, Terminal 2 o Terminal 3 o Clark, Manila. So, yun po ang ilalagay nyo. Sandali lang po, hindi ko makiano yung ano ko, flight number. Okay. So, okay na. So, yung airport of departure, kung saan po kayong terminal, aalis. Terminal 3 kayo o sa Clark International Airport. So, ako Terminal 1. So, lagay natin dito Terminal 3 kung saan ko yung airport. Tapos dito sa seat number, wag na yan. Laktawan nyo na po yan. Next na po tayo. So, ayan na po yung file nyo dati. May files po kayo dyan dati na. So, ang gagawin nyo dito ay mag-next-next lang po kayo kabayan. So, wala na po kayong i-edit dyan kasi yan po yung ano nyo, yun po yung file nyo nung umuwi po kayo ng Pilipinas. So, yun na po. So, ito ang gagawin nyo ay magsusubmit na lang po tayo dito para makakuha tayo ng e-travel card pabalik po ng ibang bansa. So, kung gusto nyo pong i-check ay mayroon naman po dyan. So, yung lapis, ipindutin nyo lang po yung lapis para ma-edit nyo kung may mga mali. Kung nagpalit na yung passport nyo, halimbawa, mayroon lang, pindutin nyo lang po yung previous para bumalik siya. Di tulad po dati na wala po itong previous dati. So, kung gusto nyo pong balikan mga kabayan, kung gusto nyo po tingnan yung mga file nyo, kung i-check nyo, so, pindutin nyo lang po yung previous. So, pag okay na po lahat, so, pipindutin lang po natin dito yung submit para makakuha na po tayo ng e-travel card pabalik po ng abroad. So, pindutin nyo lang po yung previous. Kung meron kayong titingnan na file, halimbawa, i-check nyo na maayos. Kung tama nga, siguro hindi naman yan mali kasi yun na po yung previous file nyo dati sa e-travel nung umuwi po kayo. So, titingnan nyo lang kasi di na kayo nag-fill up yan ng address kasi nga yun na yun. Yan ang kagandahan po sa pabalik na maglalagay ng reference. So, hindi na po kailangang maraming fill upan kasi nandyan na po yung dati yung files. So, in the next nyo lang, yun lang yung pinakita ko sa inyo na kunting fill upan, yun lang po yun. So, pag okay naman yan, kasi okay na talaga yan, so, isusubmit na natin para makakuha po tayo ng e-travel. So, submit natin. So, submit na tayo para makakuha na tayo ng e-travel. Ayan, congratulations. Ganito lang. Ganun lang po kadali pag pabalik abroad. So, ganito na po ang hitsura ng e-travel natin mga kabayan. Kulay blue po siya pag pabalik abroad. So, okay mga kabayan, sana makatulong tong video na to. So, paki-thumbs up naman po. And good luck na lang po sa mga kabayan natin na pabalik na abroad. Saka yung isa pa nating requirements ay yung OEC. Sana po ay kumpleto yung inyong mga requirements. Ito pala kabayan ay gaya din dati po, hindi po 3 hours. So, gaya din po ng 2 days or 3 days, pwede po kayong mag-register sa e-travel. So, okay po. Bye-bye!